si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghihang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magdalang tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisano sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tilang malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, tumindi ka, Pedro, magpatay ka't kumain. Subalit sinabi ko, hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos, ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandaling iring iyon, dumating sa bahay na tinutuloyan ko
ang tatlong lalaking tinugo sa akin buhat sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong Yaong Batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailang kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan. Upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo o Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa salim ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit, ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan.
Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa magandang pagnilayan, patuloy natin pagnilayan ang ating mga unang pagbasa. At sa unang pagbasa na narinig natin ay nagtanong ang mga Hudyo, bakit pumunta si Pedro sa isang bahay ng hintil? Isang taong hindi bilong para sa kanila. Bakit bininyagan ni Pedro yung hintil na ito? At para sa kanila, hindi nila matanggap yon. Malabo para sa kanila, bakit ginawa ni Pedro yon? Pero nung kinuwento ni Pedro sa kanila ang pangyayaring yon, medyo nabuksan na yung isip nila. Naging bukas na rin silang tumanggap ng ibang tao. Kasi ang unang misyon nila ay sa mga Hudyo lamang. At gamit din nila yung pamantayan nila bilang Hudyo na bawal silang pumasok sa bahay ng hintil. Kaya tinanong nila si Pedro, bakit ka pumasok sa bahay ni Cornelio? Bakit mo ginawa yun? Madudumihan ka. You will become unclean. Pero maganda yung kinuwento ni Pedro na pangitain na nakita niya, huwag mo nang sabihing marumi ang nilinis na ng Panginoon. Huwag mo na rin hadlangan ang ihip ng Espiritu Santo. Minsan, tayo pa yata yung nagiging hadlang ng ihip ng Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo ay humihip sa pamayanan, may paglagong gumaganap. May paglago sa pamayanan, may paglago sa pamumuhay, may paglago din kung paano natin ipinagdiriwang ang mga bagay-bagay. Kaso nga lang ang mga hintil, ang mga unang Kristiyano na nanggaling sa Judaismo ay medyo sarado yung naging isip sa una. Ang gusto nila sila-sila lang. Pero nung pinaliwanag sa kanila kung paano bumaba ang Espiritu Santo sa bahay ni Cornelio, sagot niya, imposibleng hindi ko kilalanin ito. Ang Espiritu Santo na bumaba sa atin ay siya ding parehong paraan kung paano ang Espiritu Santo bumaba sa bahay ni Cornelio. Isang taong kinikilala nilang hindi bilong kasi siya ay hintil. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, sa ating paglalakbay at pagdinilay, na kailangan din natin maging bukas sa ihip ng Espiritu sa atin, sa ating buhay. Kailangan din natin maging bukas
sa ihip ng Espiritu Santo na nagdadala sa atin sa paglago sa ating pananampalataya. Ang patuloy ng paglingon at sasabihin, eh nung panahon na ganyan, hindi ganyan eh. Eh nung panahon ni ganito, ganito yan eh. Panahon ni kupong-kupong, ganito ginagawa namin eh. Kung lagi nating titignan ang nakaraan bilang pamantayan at yun yung gusto nating balikan, mukhang kailangan mo yata ng time capsule o time machine, ano? Para makabalik sa nakaraang gusto mo. Ang nakaraan ay rayan para turuan tayo. Para makuha ang aral ng nakaraan. What is good and what went wrong? And build on what is wrong. Yung mali ay itama, ayusin. Yung naging mabuti ay patuloy na palakasin. Insan, kailangan din natin bilang mga Kristiyano na maging bukas sa ihip ng Espiritu Santo sa ating buhay. Allow the Holy Spirit to come into our hearts and to our minds for us to embrace growth in the community. Allow the Holy Spirit to settle in your hearts for us to move forward in faith as a community. Sabi nga, hindi tayo makakarating kung saan man kung wala ang gabay ng Espiritu. Hindi natin makikilala ang Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Kaya maganda sa ating pagdiriwang ng misang ito ay patuloy nating hilingin ang gabay ng Espiritu Santo sa ating pamumuhay na siya ang mag-akay sa atin patungo sa paglago natin sa ating buhay pananampalataya. Siya ang mag-akay sa atin sa paglawak ng ating isip para ganun lumawak din ang ating pag-unawa sa kapwa natin. Hayaan natin gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos na huwag ang mga lumang pamantayan ang maging gabay, kundi hayaan natin ang Espiritu Santo na maging gabay natin tungo sa paglago bilang pamayanan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon ito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga.
mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa, lahat ng umiling ng ating panalangin at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ama, lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming panalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay at dog ng pagkabuhay. Pinupuri kita po sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di mapuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay at dog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming itawa ngayon, ikatawa ngayon, ay pagpanibuguhin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihas sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog
para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement for recollection. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Easter recollection sa darating na April 23, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend
Ferdinand Reginald R. Malikdem, Vicar General, Mission Station Priest ng Mary Mother of Hope Chapel, Landmark at ng Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel, Makati. Makiisa po tayo. Inaanyayahan po ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang mga misa ng pagtanggap ay sa ganap ng 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungo sa Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayin mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng inyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo ko yung taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibiguho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iniwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inahahatin ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iniwalhatin ka namin.